So eto na mga kaibigan, kasi merong kwadro alas may derechang hamon dito sa master ng Japan na si Naoya Inoue. Naoya Inoue hindi satisfied sa pinakita ni alas, nakachamba lang daw ng isang knockout sa round 1 kontra kay Sanchez. And bago yan kaibigan, huwag po munang kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan ko, maituturing po talaga natin na history, no? Yung nagawa po ni Angas sa Pinas sa round 1 ay talagang na-knockdown, no? Na TKO niya eto pong si Saul Sanchez, which alam naman natin may ibubugat malakas din na boksingero. Marami talagang sobrang nagulat at natuwa, no? Ngayon po bibihira na tayo makakita ng pambabash dito kay Angas ng Pinas. Do may ilan-ilan pero kakaunti na lamang. Hindi na rin natin makita yung sinasabi nila na boy hingal, dahil talagang hindi naman yun nangyari. Yung boy hingal naman na sinasabi nila ay yun yung huling laban ni Alas kontra kay Yukinori Ogoni, which is yung mga time po na yon ay masama ang pakaramdam ni Casimero. Sa pagkakatong ito, kahit pigang-piga ang timbang ni Alas, no, ay nanalo siya, no, TKO sa loob lamang ng isang round, no, kontra dito kay Saul Sanchez. At marami nagsasabi buti na nga lang daw po ay inawat ng referee eto nga pong laban nila, no, kasi kung hindi inawat eh baka nasa ospital at naglalamayan na ngayon eto nga pong si Saul Sanchez. At hindi ng lakas ng mga suntok nga po ni Angas ng Pinas. Alam nyo, no, talagang nakakapatay yung mga suntok ni Angas ng Pinas mga kaibigan. Talagang very unpredictable at hindi natin masasabi ang mga galawan ni Alas, no. Totoong kalabaw lang talaga ang tumatanda. Pero sa kabilang banda, napansit na panood din ni Naoya Inoue yung laging laban nga po ni Angas ng Pinas, no, which is talagang para sa ating mga Pilipino very impressive yan at talagang nakaka-proud. Pero sa isang master ng Japan, Naoya Inoue, na maraming tinalo at ni knockout, no, ay hindi siya na-impress. Ang sinasabi ng ilang updates natin mga kaibigan, etong si Angas ng Pinas ay nakachamba lang daw po ng isang solido. Pero noong mga time po na yon, kung hindi tinamaan itong si Saul Sanchez, ay tuloy na tuloy po ang laban mga kaibigan. Makakabangon pa daw nun or makakabawi pa daw si Sanchez mga kaibigan, which is parang imposible na mangyari. Pagpitik pa lang kasi ng ring mga kaibigan or ng bell, no, nakita naman natin pinuruhan agad, na hilo-hilo na agad etong si Sanchez, which is kung abutin man yan hanggang round 5, no, ay wala na, tawa ba tutumba rin ito nga po si Saul Sanchez dahil sa lakas ng mga suntok ng ating pambato na si Casimero Cuadro Alas. Well, alam naman natin, no, nag-aalibay na naman ngayon ang kampo na itong si Naoya Inoue. Then alam naman natin last update, dapat mas higitan nga po ni Casimero Cuadro Alas yung round 7 ito nga po si Inoue kay Duheni, which is talagang sobrang higit mga kaibigan. Round 1 lang ang nangyari dito nga po sa laban ni Sanchez at ni Casimero mga kaibigan. Talagang historic natin ito na maituturing sa bansang Pilipinas mga kaibigan. Basta yung mga laban na umaabot lamang ng isang round, history na yan maituturing mga kaibigan. At syempre alam naman natin mga kaibigan, no, gagawa ng paraan itong kampo ni Tortel, no, itong kampo ni Inoue para hindi po matuloy o hindi magkaroon sila ng laban, no. Ayaw na ayaw niya po talagang labanan si Casimero mga kaibigan, dahil noon pa man nakita niya ang potential nitong si Angas sa Pinas noong labanan niya eto nga po si Yukinori Ogoni, no, which is alam naman natin purong-puro na, no, daling-daling na nun, tutumba na rin nun si Ogoni, pero talagang inabot lamang ng round 4 dahil nga po sa headbutt na sinasabi. At eto yung sinasabi natin kay Sanchez, talagang hindi na yun maitatanggi mga kaibigan. So yung mga susunod natin na update mga kaibigan, naalamin natin yung mga katanong at sagot nga po ng kampo ni Inoue kung kakasaba sila sa hamon ni Angas sa Pinas na labanan itong si Casimero sa mga susunod na laban nila, no, dahil siyempre pwede pa yan magkaroon ng isang laban mga kaibigan, o kung sakasakali man baka sa 2025 na mangyari yung sinasabi natin na dream fight ni Casimero at kontra dito kay Naoya Inoue. Yan lamang ating update, and please huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po.